sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at sa pamamagitan ng kanyang mga pangakos natin. Yan ang bibigay niya sa atin. Kaya ayaw po dito ang darating na eleksyon. Hindi tayo maging bagay ng corruption sa eleksyon. Huwag niyong ibenta ang boto niyo. Okay ba? Huwag niyong ibenta ang boto niyo. Sabi ng iba, huwag inabutan mo ng pera. Kunin mo, pero huwag siya yung boto. Hindi po. Huwag niyong gagawin. Huwag niyong gagawin. Para sa puso niyo, alam niyo hindi kayo binayaran. Secondly, dito po, sabi rin ko, dito po ang Pedro, that only are we empowered to live like Jesus, but we are exhorted to exert effort. Tinan niyo po sa verse 5. Sabi rin ko, for this very reason, make every effort. Sa Tagalog po, gawin niyong lahat ang inyong makakaya. Exert effort. In other words po, alam niyo po, buhay natin magbabago. Makikita natin magbabago. Hindi yung nakapagpo pa lang. Magbabago yun when you do your part. Meron tayong bahagi doon sa pagbabago. Hindi natin pwede sabihin, kaya hindi nagbabago kasi yung pastor namin niya matinutulungan. Hindi natin pwede siya, hindi ako nagbabago kasi yung banal espiritu, gumagano sa buhay ko. Wala po tayo pwede itulong. Ang sabi niya, make every effort. Gawin mo lahat ang makakaya mo. Now, dito tayo man natin, sabi ko, live to live. Ang sabi ko kanina, yung live part, mangyayari lang doon kung ang buhay natin ay nagiging kawangis ng kay Kristo. Kaya yung second point ko po is this. Christ-likeness leads to fruitfulness. Tingnan niyo po muli, verse 5 po. Tingnan niyo po muli. For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness knowledge, and to knowledge self-control, and to self-control perseverance, and to perseverance godliness, and to godliness mutual affection, and to mutual affection love. At kinin yung verse 8. Sinin yung mabuti. Yung may mga Bible sa inyo na ginuguhin na yung guhin na yun. Yung mga tablet or cellphone, ewan ko paano yung guhin na yun. At kinin yung mga verse 8 mabuti. For if you possess these qualities, for if you possess these qualities, yung binanggit na yun, mula verse 5 hanggang 7, faith, goodness, knowledge, self-control, perseverance, godliness, mutual affection, and love, sabi, if you possess these qualities in increasing measure from one degree of glory to another, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. Ibig niyo po yan, sandali. Kung ang mga qualities na ito, sabi niyo yun, these things are increasing measure at ikita ang pagbabago natin ng tiyon din. This will keep us from being ineffective and unproductive. Alam mo yung problema natin? Tayo pag mahayo tayo sa mga tulad nga ng pinag-inipan nila. Hindi naman yung mensahe natin. Pero may mensahe. Ang problema natin, yung mensahe na pinag-proclaim natin sa pangalan ng Jesus. Ang problema natin, we don't look like Jesus. Kaya ba yan? Kaya siya, kung totoo yan, pwede hindi pa pa rin. Dapat po, ang buhay natin, tulad ng ganito. Pero po ako kasama sa navigators, dati sa US Navy, na discharge sa Philippine American siya. Sabi nga, ang buhay ng mga Navy, o ng mga seaman in general, pag nag-dock yan, lalabas ng bababa ng barak yan, mag-happy hour yan. Ganyan. So sabi niya, ako lumalabas ako, pero bumabalik agad ako, hindi ako nagpapagawin. So sabi niya, sa araw,
dumating yung officer namin sa aming lieutenant. E medyo may tama na. Kaya nakakausap pa rin. So sabi daw sa kanya, pangalan niya ay, sabi daw sa kanya, ay, what is wrong with you? You do not like women, you don't drink, you don't smoke, you don't gamble, what is wrong with you? Meron naman ang tansyen niya? Wala ka pang boyfriend? Ayaw mo ito? Ano yung makeup? Ayaw mo ito? Ano yung problema mo? Kaya dapat ang mga tao, pag tinignan tayo, galaw ng buhay natin, nakikita na, pagtatanong sila, pag nagtanong tayo, yun ang sagot natin. Tuturo natin sila kay Kristo. Ang problema, meron nagsabi, nag-post nito sa Facebook, the reason we don't influence the world because we look like the world. Hindi nila nakikita si Kristo, nakikita nila yung kultura ng mundo sa buhay din natin. Kaya sabi rito, kung ang mga qualities na ito nakikita sa atin in increasing measure, kaya nasa add to your faith these things, and then makita yung increasing measure, ang sabi ko, this will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. Kaya pa nagtataka kayo, bakit parang hindi ako ginagamit ng Panginoon? Bakit hindi ako makapagpatotoo? Kasi baka wala sa iyo. Wala sa iyo. Knowing Christ leads to godliness or Christ-likeness. And Christ-likeness